Sinamahan kami ng aming guide na si Argel na pumunta sa Mangrove Park. Pero tumigil muna kami sa isang lugar na kung saan ay matatanaw ang dine-develop na naval base para sa mga Amerikano. Yung tuba taha, 92 nautical miles. Yung recto bank, 18 nautical miles lang. Pamilyar kayo sa malampaya? Narinig lang. Kain ng alikabok. Kain ng alikabok. Kain ng alikabok. Yung malampaya, kung i-compare niya sa recto bank, sa red bank, ganun siya kayaman. Matapos ang konting minutong pamamalagi namin sa lugar, kami ay bumiyahe na papuntang Sabang na kung saan matatagpuan ang Mangrove Park. Nakilala namin ang aming guide na si Lady Mangrove na kung saan ipinakita niya sa amin ang mga bakawan o mangrove trees. Ito pala ay may dalawang klase, isang babae at isang lalaki. Kapag ang korte ng dahon ay pahaba, ito ay lalaki. Kapag palapad naman, ito ay babae. Yung katas niya na galing sa balat niya ay ginagamit na pangkulay ng damit. O tanning. Yubos kami. Yubosan nila yun. Meron din kami mga nakita mga nakasabit na ugat. At ang mga ito ay tinatawag na aerial roots na nagbibigay naman ng oxygen sa mga bakawan. Hindi lamang nagbigay ng impormasyon si Lady Mangrove. Kumanta din ito ng awiting tungkol sa bakawan na may pamilyar na tunog. Halinao hirang sa barangay kabayugan, ating masilayan na iibang bakawan. Bago matapos ang aming boat tour, ay binigyan kami ng maliliit na bakawan para naman itanim sa Pampang nang sa ganon ay magkaroon kami ng kontribusyon sa kalikasan. Sa main attraction ng aming trip, dumiretso naman ang grupo papunta sa Underground River. Bago ito marating ay kinakailangan munang magtungo sa isang maliit na port para sumakay ng bangka. Umabot ng 20 minuto ang aming biyahe bago namin tuluyang narating ang Underground River. Sa Underground River na yan, picture ako kayo dyan bago tayo magpunto sa snacking. Okay. Nang nasa bangka na kami, isang malakas na ilaw ang aming kakailanganin para makakita sa loob. Galing dito sa entrance ng kuweba, ma'am, more than 100 meters po, wala lang yung amin na yan. Sa pagpasok pa lang namin, ay may naamoy na kaagad kami ang kakaiba. Yan, yan, JR. Good job. Galing, oh. Ito pala yung amoy ng ihi na mga panike na tulog naman sa mga oras na iyon. Hindi na po natin papasok yung basket, ba lang? Hindi po kasi ako Batman. Botman na. Yes. Ano po kaya mabaho ko ang sir? Dahil po sa loob ng batke, nandun ako yung bato. Napakaganda talaga ng Underground River. At hindi lamang paniki ang aming nakita, pati na rin iba't ibang hugis ng mga imahe katulad ng hugis dragon na ito. Meron ding korteng elepante at mga gulay gaya ng mais at talong. Tamilok challenge. Nagutom na ang grupo kaya naman dumiretso na kami sa isang kainan. Dito din namin natikman ang tamilok. Ito ay hugis uod pero may lasang talaba. Ang tamilok ay kapamilya at kapuso ng mga tahong. Okay, mga kaibigan, tamilok challenge. Pasyal tayo. Here we go. Sa aking pagkain ito ay may ibang texture akong naramdaman.
Kaya naman nilunok ko agad-agad. Nilunok ko na. Hindi pa dyan nagtatapos ang aming pagkain dahil pagbalik namin ng Maynila, dito na namin tinagpo ang aming mga kamag-anak at kaibigan na kung saan nasubukan naming kainin ang iba't ibang putaheng aming namis. Dito kami sa Senna. Makain na ang pasinabang. Ang sarap talagang kumain ng lutong Pinoy. Especially kung ang kasalo mo ay ang iyong pamilya. Masasabi kong babalik at babalik ka pa rin ng Pilipinas. Mabuhay and goodbye for now.